Laglag ang balikat ni River nang makita ang sunog na katawan ng girlfriend niyang si Adriana. Hindi na ito makilala dahil sa car accident. Nagpuyos ang kalooban niya at umigting ang kanyang panga nang makita ang manager ni Adriana. Hinablot niya ito at kinwelyuhan bago isinalya sa pader ng punerarya. Kasalanan mo to. Pinabayaan mo siya. Namumula ang mga mata na sigaw ni River dito. Agad namang lumapit ang bodyguard ni Henner Abuelo at inawat siya. Hindi ko alam, River. Hindi nagpaalam sa akin si Adriana kung saan siya pupunta. May mga lakad siya na hindi niya pinapaalam sa akin. Mainit ang ulo ni River dito dahil may haka-hakang may gusto si Henner kay Adriana. Isang artista si Adriana Martinez, ang girlfriend ni Dr. River Escobar na isang sikat na plastic surgeon sa bansa. Ikaw ang manager ni Adriana. Ikaw ang madalas niyang kasama sa taping. Bakit mo siya hinayaang umalis, Henner? Nag-aapoy ang mga matang sambat niya rito. Tumingin ito sa kabilang direksyon bago nagsalita. Huwag mo akong sisihin, River. Ako nga manager ni Adriana pero hindi ko hawak ang buhay niya. She also needs privacy at binibigay ko yun sa kanya kapag kailangan niya. Anito na hindi makitaan ni River ng emosyon. Hindi niya matukoy kung nalulungkot ba ang manager sa sinapit ng nobya niya. Sa galit ay umalis na lamang siya sa harapan ni Henner at inasikasa niya ang mga nagdadatingan na nakikiramay. Isang gabi lamang pinaglamayan si Adriana at ipinalibing kaagad na ipinagtaka niya. Dahil daw sa sunog na katawan nito kaya hindi na pinatagal pa ng pamilya ni Adriana ang burol. Pero sa hindi rin malamang dahilan ay hindi makaramdam ng lubos na kalungkutan si River. Nang hapong yun, pagkatapos ng libing ay dumiretso si River sa bahay ng kanyang ama. Ito ang itinuturing niyang kaibigan at sumbungan ng sama ng loob. Pagdating niya sa bahay ng ama ay wala ito. Nasa opisina pa raw sabi ng mga kasambahay. Naabutan niyang nagpapahid ng luha ang stepmother niya. Ito ang second wife ng daddy niya. Nang makita siya nito ay agad nitong inilapag sa mesita ang hawak na litrato. Nang tinan ni River ang larawan ay parang itinulos sa kinatatayuan si River. Kamukha ng nobya niyang si Adriana ang babae sa picture. Ang pagkakaiba nga lang ay may malaking peklat ang babae sa kaliwang pisngi nito. Samantalang ang kanan naman ay makinis at napakaganda na tulad sa nobya niyang si Adriana. Anak niyo po? Mahinahong tanong ni River sa stepmother niya. Tumango ang ginang. Oo, nasa pangangalaga siya ng kuya ko. Anito habang kumukuha ng tissue at ipinahid sa pisngi. She looks like Adriana, tita. Wala sa loob na sambit niya habang hindi inaalisan ng tingin ang maliit na litrato sa mesa. Kinuha ni River sa stepmother ang litrato upang makasiguradong hindi siya namamalik mata lang. Pero halos wala ang pinagkaiba ang dalawa. Kung wala ang mga peklat ng nasa larawan, ay aakalain niyang si Adriana ang babaeng yun. Oo, kaya nga natutuwa ako kapag dinadala mo si Adriana dito, kahit pa may pagkamaldita ang girlfriend mo. Sagot ng ginang. Pasensya ka na, River. Namimiss ko lang kasi ang anak ko. Ilang beses ko na siyang binalikan pero ayaw niyang sumama sa akin. At ayaw din ng kuya ko na ibigay si Yuni sa akin. Humihikbi na sabi ng ginang. Naaawa si River sa madrasta. Napakabait nito at anak na ang turing nito sa kanya. Wala siyang maipipintas dito bilang stepmother niya. Tumingin ng ginang sa kanya na tila ba nag-iisip. Tulungan mo ko, River anak. Isa kang plastic surgeon. Matutulungan mo kaya ang anak ko? Pangarap niya mapaayos ang mukha niya. Pero nahihiya naman akong lumapit sa daddy mo para sa operasyon ni Eunice. Pero kakapalan ko ng mukha ko sa'yo. Gusto ko na kasi talaga siyang makasama. Sa pamamagitan mo, matutulungan ko ang anak ko at natitiyak kong sasama siya sa akin kapag sinabi kong ipapaayos natin ang mukha niya. May pakiusap na saad nito. Saglit na tinapunan ni River ng tingin ng kausap bago ibinaling ang tingin sa labas. Ano pong nangyari sa kaliwang pisngi niya, tita? Curious na tanong niya. Nabuhusan siya ng kumukulong tubig noong 10 taon pa lamang siya. Tumango ang binata. Nakaramdam siya ng kung ano sa puso niya habang tinitingnan niya ang picture ng anak ng ginang. Dahil sa larawan ay nakalimutan niyang nagluluksa siya sa pagkamatay ni Adriana dahil nakafocus ang utak niya sa anak ng madrasta. Inuukupan ng isip ni River kung paano niya makikilala ang stepsister niyang si Eunice. Samantala, excited na pumasok sa construction site si Eunice
upang bisitahin ang nobyo niyang si Brian. Eunice, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Brian na halatang iritado. Nakangiting iniabot ni Eunice dito ang dala niyang basket. Dinalhan kita ng paborito mong adobong manok na may sitaw at leche flan. Aniya sa nobyo. Ilagay mo na lang dyan. Matabang na sabi ng lalaki. Bakit ka ba nandito? Hindi pa tang sabi ko sa'yo, hintayin mo na lang ang tawag ko. Isang buwan ka na kasing hindi nagpapakita sa akin, Brian. Kaya naisip ko ang dalawin ka. Kukumustahin lang naman sana kita. Nag-aalala lang ako sa'yo. Sagot niyang nakayuko. I'm okay, Eunice. Sige na, umuwi ka na. Busy ako. Tatawagan na lang kita. Nakangiting wika ni Brian, bagamat mukhang napipilitan. Oh, may bisita ka pala, Brian. Anang bagong sulbot na si Anna na isang architect sa site na yon. Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa. Brian, saan ba pinaglihit ang cheeks mo? Hindi ko kasi makita kung anong nagustuhan mo sa kanya. Walang gatong nasabi pa ni Anna. Ngunit imbis na sumagot at ipagtanggol si Eunice, ay hindi lang ni Brian papasok si Anna, papasok ng opisina sa site. Nakaramdam ng sakit si Eunice dahil doon. Ngunit mas pinili niyang manahimik na lamang. Alam niya kung bakit nagkakaganon sa kanya ang nobyo. Dahil noong huli silang magkita, ay hiniling nitong ibigay niya ang sarili sa lalaki. Ngunit tumutol si Eunice. Hindi pa sila kasal ng lalaki, kaya hindi siya pumayag sa gusto nito. Dahilan para hindi ito magparamdam sa kanya ng isang buwan. Dahan-dahan siyang naglakad palayo sa lugar na yon. Pagkalipas ng ilang araw, ay bigla nalang pinapunta si Eunice sa office ng nobyo. Pagdating niya doon ay agad siyang dinala ni Brian sa maliit na tulugan sa loob ng opisina. Brian, may importante ka bang sasabihin? Bakit kailangan dito tayo mag-usap? Takang tanong niya sa nobyo. Do you love me, Eunice? Tanong nito. Nakaramdam ng kaba si Eunice dahil sa kakaibang titig ni Brian sa kanya. Uuwi na ako. Tatalikod na sana siya nang hilahin siya nito sa braso. Ano ba, Brian? Bitiwan mo nga ako. Malakas ang kabog ng dibdib ni Eunice ng sandaling yon. Hindi niya makapa ang pagmamahal para dito. Parang diring-diri siya sa lalaki. Kung talagang mahal mo ako, ibibigay mo sa akin ang matagal ko nang hinihingi sa'yo, Eunice. Iritadong sabi nito. Pagkatapos ng kasal, Brian, saka ko lang ibibigay sa'yo ang gusto mo. Kasal? Gagad ng lalaki. Saka tumawa ng malakas. Nahihibang ka na ba, Eunice? Sinabi ko bang pakakasalan kita? Muli itong tumawa. Kung ganun, wala kang balak na pakasalan ako? Napaawang ang bibig niya sa sinabi ng nobyo. Ambisyosa ka rin eh, no? Hindi ang tipo mong pinapakasalan, Eunice. Tumingin ka nga sa salamin. Ngayon, kung magpapakipot ka pa rin, lumabas ka sa opisina ko. Tinatapos ka ng pakikipaglaro ko sa'yo. Pagtataboy nito sa dalaga. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Brian. Agad tumalikod si Eunice. Tumakbo siya palabas ng opisina ng lalaki. Masama ang loob niya kay Brian dahil katawan lang pala niya ang habol nito. Nagtatatakbo siya paalis sa lugar. Hanggang sa makarating siya sa kalye. Hi, miss. Are you okay? Habang nagpapahid ng luha ay napaangat ng mukha ang dalaga sa lalaking nagsalita. Napatingin siya sa inaabot nitong panyo. Nakatayo siya sa gilid ng daan at naghihintay ng masasakyan pa uwi. Okay lang ako. Sagot niya. Muli siyang tumingin dito at natulala nang makita ang kabuuan ng lalaki. Nakatayo ito sa gilid ng isang magarang sasakyan. Napakagwapo ng lalaki na nasa harapan niya ngayon. Napakaperpekto ng mukha nito. Walang binatbat si Brian dito. Nakatitig din ito sa kanya na parang may nakikitang maganda na kung ano sa kanya. Taliwa sa tingin ng ibang tao sa kanya na may pandidiri. Hindi niya makitaan ng ganoon ang lalaking to, kundi parang paghanga na hindi niya mawari ang tingin nito sa kanya. Tinakpan niya ng palad ang kaliwang pisngi upang hindi nito gaanong mapansin ang malaking peklat doon. Sumakay ka na sa kotse ko, ihahatid na kita sa inyo. Alok ng lalaki. Nako sir, hindi na po, salamat na lang. Binawi niya ang tingin sa lalaki at nagsimulang maglakad. Kung tutuusin, malapit lang naman doon ang squatter area na inuuwian niya. Ihahatid na kita. Pangungulit pa ng lalaki. Umiling si Eunice at binilisan ang paghakbang. Kaya sumakay na sa kotse ang lalaki at mabagal itong nagmaneho habang sinasabayan ang paglalakad ni Eunice.
Sakay na, miss. Ulit nito. Ngunit hindi niya ito tinugon. Tahimik siya na naglakad. Anong pangalan mo, miss? Ako nga pala si River. Maya-maya ay sabi nito. Ayoko po ng kausap, sir. Please lang iwan mo na ako dito. Sagot niya at pilit na tinatakpan ng kaliwang pisngi. Isa pa ay natatakot siyang sumama dito. Sa totoo lang, nahihiya siya sa gwapong lalaki. Kung noong mga nakaraan ay parang hindi siya aware sa itsura niya, subalit iba na ngayon ang nararamdaman niya. Lalo siyang nawala ng tiwala sa sarili. Okay lang yan, nakita ko na yan kanina. Sigaw ng lalaki sa kanya dahil dumistansya siya dito. Sige na, sumakay ka na. Hindi naman kita lalaitin eh. Huwag kang mag-alala, hindi ako tulad nila. Tura ni River. Natigilan si Eunice sa paglalakad at muling ibinaling ang tingin sa lalaki. Sige na, sumakay ka na, miss. Please. Bahagyang napakurap ang mga mata niya sa nakangiting lalaki. Nararamdaman niyang mabait naman ito at sincere kahit na hindi niya maiwas ng kabahan. Nakita rin niyang maraming mga tambay sa mga tabing kalsada. Kaya sa oras na may ginawang kawalangyaan ito, ay sisigaw lamang siya sa may bintana. Ngumiti siya rito bago umikot sa kabilang panig ng sasakyan at sumakay. Maagap namang lumabas si River upang pagbuksan siya. Masayang nakipagkwentuhan sa kanya ang lalaki na walang kasamang pandidiri. At yun na ang naging simula ng pagkakaibigan nilang dalawa. Palagi siyang dinadalaw ng lalaki kahit pa umaayaw siya. Kaya magugulat na lamang ang dalaga nasa labas na pala si River. Pagkatapos naman ng mga nangyari ay hindi na nagpakita pa si Brian kay Eunice at maging siya ay wala rin namang balak na magpakita dito. Ngunit minsan ay nakita ni Eunice si Brian na may kayakap na ibang babae. Pero hindi na siya apektado. Ang bilis niyang makamove on sa lalaki. Wala na siyang pakialam pa dito. Lalo pa ngayong nakilala niya si River. Yun na naman siya, mukhang mai-inlove na naman. Hi! Nakangiting bati ni River sa kanya nang isang araw ay nasa tindahan siya malapit sa kanilang bahay. Nagulat na lamang si Eunice sa bigla ang pagsulpot nito sa likuran niya. Uy, ang swerte ni Bakekang oh! May maniligaw na tisoy! Narinig ni Eunice na sabi ng mga chismosa sa lugar nila. Bakit nandito ka na naman, River? Hindi ka ba nahihiya na pinagtitinginan ka ng mga tao dito? Ayan tuloy, akala nila nililigawan mo ko. Anya sa binata. Okay lang, basta masilayan lang kita. Pakindat na sabi ng lalaki. Mahiya ka nga, River. Nakakahiyang makipagkaibigan sa'yo. Halos araw-araw ka na lang nandito. Halos pabulong na sabi ni Eunice. Mas lalo pang dumadami ang mga osisero at osisera niyang kapitbahay. Labas naman tayo. Kain tayo sa labas. Ano, payag ka? Nakangiting anyaya ng lalaki. Gusto nang kinigin ni Eunice dahil panay ang pagpapakwit sa kanya ni River. Ang sarap tuloy mangarap na sana may magmahal sa kanya ng totoo na kasing bait nito at kasing gwapo. Pero syempre, alam naman niyang malabo yun dahil sa itsura niya. Napakamot si Eunice sa ulo. Hindi pwede. Baka mapahiya ka lang kasi may pangit kang kasama. Humanap ka na lang ng ibang makakasama mo. Hindi kita kinakahiya, Eunice. At saka huwag mo silang pansinin. Hindi ka pangit, okay? Pagpapalakas loob nito sa kanya. Binubola mo naman ako eh. Nahiyang sagot niya. Pinamumulahan na rin siya ng pisngi. Lumakas ang kabog ng dibdib niya. Feeling niya tuloy ay may gusto nga sa kanya si River. Hindi kita binubola, promise. Yung peklat mo lang ang problema. Pero kung wala yan, sigurado ako napakaganda mo, Eunice. Kahit ang kalooban mo ay maganda rin. Inakbayan siya ng binata, kaya nakaramdam ng pagkailang si Eunice. Lalo na nang magbulungan ng mga chismosa sa paligid nila. Para bang nais ng masukan ng mga ito sa nakikita. Siguro next time na lang, River. May trabaho kasi ako mamaya. Saan ka ba nagtatrabaho para mapuntahan kita after ng shift mo? Tanong sa kanya ng lalaki habang nakatitig sa kanya. Huwag mo naman akong titigan ng ganyan, River. Naiilang ako. Hindi makatingin ng diretso si Eunice dito. Tinakpan niya ng hibla ng buhok ang peklat sa pisngi. Natawa naman si River sa inastan ni Eunice. Ano? Pupuntahan ba kita sa trabaho mo? Muling napakamot ulo ang dalaga. Nag-aalinlangan si Eunice kung sasabihin ba niya sa lalaki kung anong klaseng trabaho ang mayroon siya.
Sa susunod na lang, pwede? Sige, ikaw ang bahala. Pero babalikan kita ulit dito. Sa susunod na linggo na lang. Ngunit mukhang ayaw siyang tantanan ni River dahil sa uri ng titig nito sa kanya. Kaya napilitan din siyang pagbigyan to. Sige, ganito na lang River. Pumunta ka na lang sa parehan dyan lang sa Zone 49. Kasunod lang ng lugar namin. Madali mo ako makikita dun. Dun ako nagtatrabaho. Okay, anong gusto mong pasalubong? Chocolate, cake, o flowers? Naku, huwag ka na mag-abala. Sige na, umuwi ka na. Papadilim na. Taboy niya sa lalaki. Sige, bye Eunice. Commended pa ito sa kanya nang makasakay sa kotse. Mariing napapikit si Eunice at napatalon sa kilig. Pati yata puso niya ay gustong kumawala sa sobrang kilig. Napapikit pa ang dalaga at pinagsalikop ang mga daliri. Hi, Lord. Kung bigay mo siya sa akin, huwag mo na patagalin pa, Lord. Itodo mo na. Dasal niya. Ambisyosang pangit. Kantsaw sa kanya ni Myra. Narinig ang sinabi niya. Bigla siyang nagmulat sa narinig. Sa sobrang saya niya ay nakalimutan niyang nasa labas pala siya at napapaligiran ng mga chismoso at chismosa. Nawawala ka na naman sa sarili mo, Eunice. Muling sabi nitong nang aalipusta. Maganda ito, pero kilalang sausawa ng bayan. Inismiran lang ito ni Eunice. Pakialam ba niya dito? Mas fresh naman siya sa babaeng ito. Nagkataon lang na makinis ito at siya ay may sunog sa mukha. Sabi nga ni River, maganda siya lalo na kung walang peklat sa mukha. Nakataas naman ang kilay ng babaeng tumingin sa kanya. Dumiretso siya ng lakad at nilagpasan niya ito at ang iba pang mga tambay na may mapangkutyang tingin. Pagdating ni Eunice sa bahay nila ay naabutan niyang nasa harap ng salamin ng kanyang tiyuhin. Oh, saan ka na naman galing, Eunice? Sa boyfriend mo bang ungas? O dun sa mestisong bangus na nagpapadala sa'yo ng chocolate at bulaklak araw-araw? Tanong nitong tila galit. Grabe naman kayo, Chong. Mabait naman po si River. Oh, hindi ba't yun din ang sinabi mo noon kay Brian? Wika nito habang nag-aahit ng balbas sa harap ng salamin. Huwag na natin pag-usapan si Brian, Chong. At si River, kaibigan ko lang po yun. Ha? Kaibigan? Sana nga. Dahil sasaktan ka lang naman ng mga yun dahil sa itsura mo. Siya, kumilos ka na dyan. May trabaho pa tayo. Utos nito. Oho. Tumayo na siya at naglakad patungo sa banyo para mag-ayos. Peryahan ang ikinabubuhay nila. Siya at ang tiyuhin niya lang ang nagtatrabaho sa kanila. Ang dalawang anak nito na si Juno at Rina ay puro asa lang sa kanila. Pareho ang mga itong palamunin ng tiyuhin niya. Kaya kailangan niyang kumilos para naman hindi siya akusahan ng tiyuhin na pabigat at palamunin din. Pagkatapos gumayak ay sabay na sila ng tiyuhin na pumunta sa peryahan. Pagkatapos ng ilang oras na trabaho sa peryahan ay nag 15 minutes break muna si Eunice. Pumunta siya sa entrance para tingnan kung naroon na si River. Ina-expect niya itong darating ngayon. Hoy pangit, bakit nandito ka? Bumalik ko dun sa trabaho mo. Singal ng kanyang pinsang si Juno. Malaking tao ito at tatuan ng katawan. Kakalaya lang ito sa bilangguan dahil sa pagnanakaw. May hinihintay lang ako, kuya. Sagot niya. Pero napilitan din siyang bumalik sa loob. Kesa naman, kutsain lang ng pinsan niya. Nakasuot si Eunice ng aswang costume. Konting makeup lang ang nilagay sa kanya dahil ayon sa taga-makeup nila, ay pang-horror naman daw ang mukha niya. Pinagsuot pa siya nito ng piluka na tila sa aswang din. Sa pagdaan ng mga araw ay nasanay na rin siya na ganoon ang tawag ng mga tao sa kanya sa peryahan. Okay na rin, at least may pinagkakakitaan siya dahil sa itsura niya. Samantala, paningon-lingon si River pagdating sa peryahan. Ngunit hindi niya makita ang hinahanap. Hindi niya malaman kung saan sa area ng peryahan nakapwesto si Eunice. Noong hiningi kasi ni River ang number ng babae, ay wala daw itong cellphone. Kaya naisip ni River na ibili ang babae ng cellphone. Si Eunice ba ang hinahanap mo? Tanong ng lalaking may kalakihan ng katawan at tatuan. Oo, paano mo nalaman? Ah, si Q ka ba dito? Tanong niya rito. Hindi, pero alam ko kung nasan si Eunice. Nakita na kita minsan sa lugar namin nang ihatid mo si Eunice sa bahay. Hindi lang ako nakapagpakilala dahil nagmamadali ako nun.
Anito habang ngumunguya ng chewing gum. Hindi ito kilala ni River na si Juno at pinsa ni Eunice dahil madalas itong nasa labas at nakatambay sa kung saan-saan. Ah, ganun ba? Teka, alam mo ba kung saan siya nakapwesto dito sa peryahan? Oo, pero 1,000 kada 1 tanong. Makapal ang mukha na ani Juno. Sige. Walang alinlang ang sagot ni River. Maliit na bagay lang ang pera kung kapalit naman ay makikita niya si Eunice. Pero bahagyang napaatras ang ulo ni River nang magpalobo ng bubblegum si Juno. Saan nagtatrabaho si Eunice dito, pre? Sa horror train na yung nagtatrabaho ang hinahanap mo. Saad ng lalaki sabay lahad ng palan. Kinuha ni River mula sa bulsa ng pantalon ang wallet niya at kumuha ng 1,000 doon bago inabot kay Juno na nakadungaw sa laman ng wallet niya. Tila sabik na makahawak ng pera. Thanks, pre. Akmang aalis na si River nang humarang ulito. Sandali, Tisoy. Tatawagin ko na lang siya para sa'yo. Hindi ka naman papapasukin dyan dahil hindi ka kilala ng mga tauhan dyan. Maliban na lang kung sasakay ka sa horror train para matakot ka sa pagmumukha ni Eunice. Tatawa-tawang sabi ng lalaki. Tumango si River dito at muling nilahad ni Juno ang palad sa kanya para abangan ang bayad niya. 5,000 para sa pagtawag ko kay Eunice, pre. Naiiling na muling hinugot ni River ang wallet. Kumuha siya ng 5,000 para ibigay sa kaharap. Ito, siguraduhin mo lang na tatawagin mo siya. Huwag mong itatakas ang pera ko. Areglado, pare. Hintayin mo ako dyan sandali. Naghintay naman si River. Hanggang sa 1 na siyang naroon, ay hindi pa rin bumabalik ang lalaking sugapa sa pera. Maya-maya pa ay may narinig na siyang pamilyar na boses. River! Tawag ni Eunice nang makita ang lalaki. Paano mong nalaman na dito ako nakapwesto? Tila mapupunit na ang bibig ng dalaga sa lawak ng pagkakangiti. Si River naman ay napangiti rin matapos magulat pagkakita sa dalaga. Ginulat mo naman ako, Eunice. Akala ko totoong aswang ka. Pabirong tura ng binata. Nakalimutan ni Eunice ang sariling itsura nang makita si River. Suot pa kasi nito ang costume nito at hindi pa tinatanggal ang makeup. Ay, sorry kung nagulat ka. Ito talaga ang trabaho ko, ang manakot ng mga tao. Kanina ka pa dito? Pa-out pa lang kasi ako. Mabuti dito mo naisipan na hintayin ako. Uy, joke lang yun kanina, Eunice ha. Kahit naman naka-costume ka, maganda ka pa rin. At hindi, okay lang na naghintay ako. Alam ko namang may trabaho ka. Sus, nambola ka na naman. Malapit na talaga ako maniwala sa'yo, River, ha? Hindi naman bola yun. Oo nga pala, may kausap ako kanina. Ang tagal ngang bumalik eh. Pinarahan pa yata ako. Buti na lang at dumating ka. Natatawang anas ng binata. But it's okay. Ang importante, nasa harap na kita ngayon, Eunice. Sinong tinutukoy mo? Yung lalaking tatuan ba? Tanong ni Eunice sa lalaki dahil mukhang nabiktima ng pinsan niya si River. Oo, paano mo nalaman? Eh nako, pinsan ko yung lokong yun. Ito talagang si Kuya Juno. Pasensya ka na kung pinirahan ka niya. Yaan mo't kakausapin ko. Nakakahiya siya. Naiiling na sabi ng dalaga. Huwag na, okay lang naman. Sure ka ha? Sandali lang pala River, magbihis lang muna ako. At nagmamadali nitong tinungo ang dressing room. Ilang saglit lang ay bumalik din kaagad ang dalaga. Pwede ba tayong mag-usap sa labas? I mean, sa restaurant? Wika ni River kay Eunice nang makabalik to. Hindi ba pwedeng dito na lang? Sumulyap si Eunice sa mga nakakasalubong nila. Sa dalaga nakatingin ang mga ito at nagtatawanan pa ang ilan sa mga to. May importante akong sasabihin sa'yo, Eunice. Mas okay sana kung sa restaurant na lang natin pag-usapan. Seryosong sabi ng binata. Hindi kaya baka mas lalo lang akong maging katawa-tawa sa mga makakakita sa akin doon? Alam mo na hindi kita kinakaya, Eunice. Para matapos ng lahat, gusto kitang tulungan. Please, pag-usapan natin. Pakiusap niya. Di naglaon ay pumayag din naman ang dalaga. Hinawakan ito ni River sa kamay at dinala sa nakapark na sasakyan ng binata. Sa isang mamahaling restaurant dinala ni River ang dalaga. Kaya naman ilang na ilang si Eunice. Nakikita nito na puro mayayaman ang kumakain doon.
hanggang sa iginiya sila ng isang waiter sa isang table. Habang nakaupo ay hindi mapakali si Eunice. Ramdam kasi niya ang mga mata ng mga tao sa paligid. May mga nakataas ang kilay at nagtataka ang mga mata. Ang iba naman ay nakangiti at hindi mawari kung bakit. Hindi ako komportable dito, River. Parang lahat sila hinuhusga ng pagkatao ko. Anyang hindi mapalagay. Hayaan mo sila. Huwag mo silang intindihin. Tugon ng binata at marahang hinila palapit dito ang upuan niya. Huwag kang tumingin sa kanila. Sa akin ka tumingin. Sa mga mata ko. Kunwari wala sila, okay? Anitong hinawakan siya sa palad. Hindi maintindihan ni River ang sarili. Pero kahit pa may pagkakahawig ang dating nobya kay Eunice, ay magkaibang magkaiba ang dalawa at hindi makita ni River si Adriana sa kaharap. Aminado ang binata na mas gusto nito ang pagkatao ni Eunice kaysa sa namatay na kasintahan. Ano ba kasi ang sasabihin mo sa akin, River? Humugot ng malalim na buntong hininga si River bago nagsalita. Gusto sana kitang tulungan, Eunice. Gusto kong ibalik sa dati ang mukha mo. Sagot ni River habang nakatitig sa kanya. Isa akong plastic surgeon at handa kitang tulungan. Tatanggapin mo ba? Seryosong sabi ng binatang doktor. Napanganga si Eunice sa sinabi ng kausap. Hindi makapagsalita. Are you willing to undergo plastic surgery, Eunice? Ulit nitong tanong sa tila hindi makapaniwalang kausap. Plastic surgery? Doktor ka pala? Ibig mong sabihin, tatanggalin ang mga peklat sa pisngi ko na sanhin ang sunog na kumukulong tubig? Namimilog ang mga matang tanong niya. Oo, doktor ako. At kapag pumayag ka, gaganda ka ulit, Eunice. Nakangiting sabi ni River. At lalong humigpit ang hawak sa mga palad ng dalaga. Talaga? Totoo ba ang sinasabi mo, River? Oo. So ano, payag ka ba sa offer ko? Nagniningning ang mga mata ni Eunice sa galak. Oo naman. Bakit hindi? Yan ang matagal ko ng pangarap, River. Pero dahil sa kakapusan, alam kong wala nang pag-asa na matupad ang pangarap ko. Pero ito ka, nasa harapan ko at nag-aalok ng tulong. Grabe, River. Hindi ako makapaniwala. Huli ka ng langit sa buhay ko. Hindi na ako pagtataunan ng mga tao. Hindi ko na mararanasan ang laitin pa. At higit sa lahat, ang lokohin dahil sa itsura ko. Salamat, River. Kitang-kita ang saya sa mga mata ni Eunice habang sinasabi ang mga yon. Kulang na lang ay yakapin nito si River. I promise natutuparin natin ang pangarap mo, Eunice. Pero sa isang kondisyon. Kahit anong kondisyon, River, payag ako. Putol niya sa sinasabi ng binata. Basta gumanda lang ako, lahat gagawin ko. Dugtong niyang masayang-masaya at excited. Okay, pagkatapos ng surgery, please let's be together, Eunice. Okay lang ba sa'yo? Natigilan si Eunice. Nagtatanong ang mga mata niyang tumitig sa kausap. Muling nagsalita ang binata. Eunice, gusto kong maging akin ka pagkatapos kong isagawa ang surgery mo. At ako lang ang dapat na magmay-ari sa'yo. Payag ka ba? Anito ang hinalikan ng palad niya. Sige, payag ako. Anya. Kahit ano, River, payag ako. Basta ibalik mo lang ang dati kong itsura. Gusto pa sanang itanong ni Eunice kung bakit gusto siya nitong ariin. Subalit hindi na niya isinatinig yon. Bahala na. Ang importante, mawala ang peklat na nagpapahirap sa kanya simula nang maaksidente siyang mabandian ng kumukulong tubig. I will. At pagkatapos ng lahat, magbabago ng lahat sa'yo, Eunice. Lahat ng wala sa'yo, ibibigay ko. Gusto kong bawiin mo ang maraming taon na inagaw sa'yo ng peklat na yan. Gusto kong maging masaya ka na at hindi natatakot na humarap kanino man. I promise to help you. Pangako ni River. Hindi na nakapagsalita pa si Eunice dahil sa saya at kaba na nararamdaman niya. Hanggang sa makauwi ng bahay at makatulog, ayun pa ring alok ni River ang nasa isip niya. Kinabukasan, nagpaalam si Eunice sa kanyang tiyo na aalis siya sa poder nito. Hindi nito nagustuhan, syempre. Mapipilayan kasi ito dahil siya ang katuwang nito sa paghahanap buhay. Mahal niya ang tiyuhin dahil kinupkup siya nito. Kung tutuusin nga ay pwede siyang sumama sa kanyang ina, pero mas pinili niya ang tiyuhin
At isa pa nga ay ayaw siyang palayain ng Ginoo sa poder nito. Pero ngayon na sarili na niyang pangarap ang kapalit ng pag-alis sa poder nito, wala nang sino man na makakapigil sa kanya na iwan ng tiwin. Ano ka mo? Aalis ka na dito sa bahay, Eunice? Pasinghal na tanong ng tiwin niya. At saan ka naman pupunta? Oho, maghahanap po ako ng ibang trabaho. Pagsisinungaling niya. Hindi niya masabi sa mga ito na lilipat siya sa bahay ni River at magpapa-plastic surgery. Ayaw ng binatang doktor na ipaalam niya sa kahit sino ang isasagawang surgery sa kanya. Napangisi ang pinsan niyang si Juno. Maliban sa karnabal at sa peryahan, sa tingin mo sinong matinong amon tatanggap sa'yo, Eunice? Tumikwas ang sulok ng labi nito matapos sabihin yon. Meron pa naman sigurong tatanggap sa akin, Kuya Juno. Masipag naman ako at matiga. Sabi niyang nasaktan sa sinabi ng pinsan. Abay, Eunice, baka nakakalimutan mo hindi ka pa nakakabayad ng utang na loob sa amin dahil sa libreng pagpapatira namin sa'yo dito. Panunumbat ng tiyuhin niya. Chong, hindi ko naman po nakakalimutan na malaking utang na loob ko sa inyo. Babalik ako, Chong. Babayaran ko lahat ng utang na loob na yan. Bulalas niya. Hindi na niya mapigilan ang sarili. Ano bang pinagmamalaki mo, ha? Ang lakas na ng loob mo ngayon. Ano, sasama ka na ba dun sa gwapong dumadalaw sa'yo lagi? Sabihin mo, mag-helmet siya ka mo. Baka mauntog at magising, tapos iwan ka na lang basta. Natatawang sabi ni Juno. Sobra ka naman, kuya. Hindi naman lahat ng tao kagaya ng iniisip mo. Masama ang loob na sabi niya. Tinalikuran na niya ang mag-ama. Tinungo niya ang silid nila ng pinsang si Rina upang kunin ang mga gamit niya. Hindi naman nagsasalita si Rina. Malungkot itong nakamasid lang sa kanya. Mabait naman ito, kaso ay tamad magtrabaho. Tingin niya, ngayon na aalis na siya, mapipilitan na ang magkapatid na magtrabaho. Ambisyosa! Akala yata may seseryosong lalaki sa kanya. Narinig niyang sambit ni Juno nang palabas na siya sa bahay. Bubuntisin ka lang ng lalaking yun at kapag nangyari yun, huwag kang makabalik-balik rito. Pahabol na saad pa nito. Galit naman na pumasok sa kwarto ang tiyuhin niya. Tahimik na lumabas na siya sa lugar. Hindi niya pinapansin ang ilang mga kapitbahay na nagtatanong sa kanya kung saan siya pupunta. Wala siyang dapat ipaliwanag. Lahat naman ng mga ito ay inaalipusta lamang siya mula noon hanggang ngayon. Pagdating sa tagpuan nila ni River, ay naroon na ito at nag-aabang sa kanya. Inalalayan pa siya ni River na makasakay sa kotse nito. Kaya naman lalo nang kinikilig si Eunice sa binata. Pagdating sa syudad ay namangha si Eunice sa pinagdalahan sa kanya ng binatang doktor. Bahay daw yun ni River. Napakaganda niyon at malaki. May sarili din siyang silid. Malayong malayo ang bahay nito sa bahay na kinalakihan niya sa squatter. Hindi maikakailan na mayaman talaga si River, tapos ay mabuti pa ang puso. Mabilis na ini-schedule ang operasyon ni Eunice. Habang palapit ang araw ay nakakaramdam siya ng kaba at excitement. Hindi na siya makapaghintay na muling masilayan ang dati niyang muka. Mawawala na rin ang sumpa sa kanya. Ang sumpa na nagpapasakit palagi sa kanyang kalooban. Hanggang sa sumapit na nga ang araw ng surgery niya. Are you ready, Eunice? Tanong ni River dahil sisimulan na ang pagbabagong anyo niya. Nasa operating room na sila, kasama ang buong team ni Doc River. Marahan siyang tumango sa lalaki. Nagulat siya nang ilapit ni River ang bibig sa noo niya. Ito ang unang beses na hinalikan siya doon ng binata. Good luck, Eunice. Relax ka lang. Don't be afraid. I will be your surgeon, okay? Safe ka sa akin at pagising mo, wala na ang bagay na yan na nagpapahirap sa'yo. Dahan-dahang humiga si Eunice sa surgical table. Bahagya pa siyang napapitlag nang biglang umilaw ang surgical light. Kasunod ang pagpunas ng malamig na bagay sa kanyang muka. Napatitig siya kay River. Ang gwapo pa rin ito kahit halos mata na lang ang nakikita niya dahil sa face mask. Ngumiti ang mga mata nito kaya nabawasan ang kaba niya. Pinisil nito ang palad niya na tila ba sinasabing huwag siyang kabahan. Naramdaman ni Eunice na may ginuguhit si River sa mukha niya habang kausap ang ilan itong kasama sa operating room. Pinag-uusapan ng mga ito ang gagawin sa kanya. Nakita niyang may kinuha si River at iniabot sa assistant doctor.
Naramdaman ni Eunice ang pagbaon ng karayom sa pisngi niya na nagpamanhid sa buo niyang muka. Mas pinili niyang tulog during operation dahil baka atakihin siya ng nerbiyos kung gising siya. Kasunod niyon ay unti-unti nang nagsasara ang talukap ng kanyang mga mata. Ngunit nauulinigan pa rin niya ang mga boses sa silid. Ilang saglit pa ay nagsimula na ang mga ito sa operasyon. Dermatong Blade! Narinig niyang sabi ng boses ng lalaki. Nakapikit siya. Hindi niya kayang imulat ang mga mata na parang hinihila na ng antok. Hanggang sa tuluyan na siyang nakatulog. Nahihilong iminulat ni Eunice sa mga mata. Pakiramdam niya ay nangangapal ang mukha niya at hindi niya magawang ikiling ang ulo. Manhid din yun. I'm glad you're awake. Nakangiting sabi ni River. Napansin niya ang saya sa mga mata nito. The surgery is successful, Eunice. This is it. Ang pangarap mo, naabot mo na. Masayang sambit pa ng lalaki. Ngingiti na sana si Eunice ngunit inagapan siya ng binatang doktor. Oops, huwag kang tumawa o ngumiti ha. Baka mabanat yung opera mo. Ikaw din. Take a rest. Kailangan mo ng maayos na pahinga. Bukas ilalabas na kita dito at iuugi sa bahay. Doon ka na magpahinga habang hinihintay natin na matuyo at maghilom ang sugat mo. Hinalikan siya nito sa buhok bago ito lumabas. Maliban sa itinalaga sa kanya ni River na tagapag-alaga, ay personal din siya nitong inaalagaan. Sinusubuan pa siya nito sa pagkain at inaalalayan siya nito sa lahat ng bagay. Pakiramdam tuloy niya ay in love sa kanya si River, lalo na kapag naiisip niya ang kondisyon nito sa kanya. Bakit kaya? Gusto kaya siya talaga nito? Ngunit wala naman itong sinasabi sa kanya, kaya imposible ang naiisip niya. Makalipas ang 2 linggo, nakaharap si Eunice sa malaking salamin at sa harap naman niya ay si River. Ngayon nakataktang tanggalin ang benda sa kanyang muka. Sa bahay na iyong ginawa dahil si River naman ang doktor niya. Unti-unting tinanggal ng binatang doktor ang benda, habang si Eunice naman ay titig na titig sa salamin. At panaka-naka siyang sumusulyab kay River. Napapikit siya nang tuluyang matanggal lahat ng benda. Kinakabahan siya sa resulta. So beautiful, baby girl. Narinig niya ang bulalas ni River. Open your eyes, Eunice. Unti-unti ngang minulat ni Eunice ang mga mata. Automatikong umawang ang labi niya nang makita ang sariling refleksyon sa salamin. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Siya ba yung nasa salamin? Napakaganda. Sobrang ganda. Ako ba to, River? Hindi makapaniwalang bulalas niya habang sapon ng palad ang magkabilang pisngi. Makinis na ang mukha niya. Wala na ang higit isang dekadang sumpa na kanyang tiniis. Makakaharap na siya kahit kanino na hindi yumuyuko at tinatago ang muka. Hinding-hindi ka na maaapi ng sino man, Eunice. Sobrang ganda mo na. Masayang sabi ni River. Maluha-luha siyang yumakap sa lalaki. Natatawa naman ito habang ninadampian ng panyo ang kanyang mga luha. Pigilan mo ang emosyon mo, Eunice. Makakasama sa bago mong itsura. Saad ng lalaki. Hindi pa ganoong magaling ang mukha mo. Bawal kang tumawa at umiyak, okay? Saka mo nagawin yan kapag totally healed na yung opera mo. Pigil na naiiyak at natatawang tumango ang dalaga. Thank you, River. Thank you talaga. Binago mong buhay ko. Masayang bulalas ni Eunice. It's okay. Ang dami mo nang kakapasalamat. I know you're thankful and grateful to me. And you're welcome. Let's celebrate. Nakangiting sabi ni River bago inilayo ang katawan sa babae at mariing tinitigan. Iginiya nito ang braso kay Eunice upang kapitan niya. Kaya naman ikinawit ng dalaga ang braso dito at sabay na tinungo ang minibar. Alam ni River na kailangan na nitong ibigay ang dalaga sa madrasta. Pero pinipigilan ang binata ng puso at isip na huwag nang ibigay sa madrasta ang dalaga. Inaamin itong kahit noon pa man na hindi maganda si Eunice ay humanga na si River dito. At ngayon na magkasama na sila, sumaya ang buhay ng binata at agad nakalimutan si Adriana at Hiner at ang iba pang problema na idinulot ng dating kasintahan. Maingay at madaldal na si Eunice. Ang dami na nitong sinasabi at halatang lasing na. Si River naman na hindi pa. Alalay lang siya sa pag-inom dahil binabantayan niya si Eunice. Natutuwang pinagmamasdan niya ang dalaga.
Nakikita na naman niya sa babae ang dating nobyang si Adriana. Minsan ay pumapasok na sa isip ng binata na paimbestigahan ang buong pagkatao ni Eunice dahil sa laki ng pagkakahawig nito sa dating nobya. Pero pinipigilan niya ang sarili. Naiisip din niya na baka may hindi na ikukwento sa kanya ang kanyang madrasta tungkol kay Eunice. Doc Raver, ano? Inom pa! Hila na Eunice sa natitigilang binata. Ikinawit ni Eunice ang mga braso sa leeg niya. Akala mo ba nakakalimutan kayong usapan natin, Doc? Handa na akong bayaran ang ginawa mo para sa akin, Doc Raver. Anytime, pwede mo na akong singilin. Nakatitig ang mapupungay ng mga mata ni Eunice sa kanya. Ilang saglit pa ay si Eunice ang kusang naglapit sa mga labi nila. Sino ba naman siya para tumanggi? Lalaki lang siya at madaling maakit, lalo na kung ito na mismo ang lumalapit sa kanya. Isa pa ay gusto niya rin ng dalaga. Alam niya ang stepsister niya ito. Pero ano bang masama kung makakagustuhan sila? Hindi naman sila magkadugo at pareho silang single. Dahil na rin sa epekto ng alak kay Eunice, ay mas naging agresibo ito na nagtulak kay River para mag-init at may mangyari sa kanila sa unang pagkakataon. Nang magbulad ng mata si Eunice ay ang nakangiting si River agad ang sumalubong sa paningin niya. Nakahiga ito sa tabi niya habang nakaunan siya sa braso ng lalaki. Good morning, baby. Nakangiting bati ni River sa kanya. Good morning. Nauutal na tura niya. Hindi niya ito matitigan. Nahihiya siya. Naaalala na niya ang kabaliwan niya kagabi. Sorry sa nangyari kagabi. Hindi mo naman sinabi sa akin na ako nauna sa buhay mo, Eunice. May kislap sa mga matang sabi ni River habang hinahawi ang hibla ng buhok ng dalaga na tumabing sa kanyang muka. Sorry, Eunice ha. Hindi ako lasing kagabi, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Nakaramdam lalo ng hiya ang dalaga sa sinabi ng binata. Wala akong ibang pambayad sa ginawa mo sa akin, kung hindi ito lang, River. Nahihiya niyang tugon. Hindi ko sinabing bayaran mo yun sa ganitong paraan. Pwede namang magsama ng walang nangyayari, di ba? Pero still, hinayaan ko pa rin. I'm sorry talaga. Pananagutin kita, pangako. Ngumiti naman si Eunice. Teka, nagugutom ka na ba, Eunice? Tumango siya. Tumayo si River at inabot ang bathroom. Your breakfast coming up. Anitong lumabas sa silid. Siya naman ay nanatiling nakahiga sa kama dahil masakit ang buo niyang katawan. Hinipo niya ang mukha niya na bagong opera. Sumilip siya sa salamin dahil baka kung anong nangyari dahil lumaban siya sa gera kagabi. Nakahinga siya ng maluwag dahil maayos pa rin ang mukha niya. Napangiti siya sa gandang nakikita sa salamin. Napakaswerte mo, Eunice. Natupad na ang pangarap mo. Magkakaasawa ka pa yata ng gwapo at mabait na doktor. Taray, akalain mo ang mukhang aswang na si Eunice ngayon ay mukhang diyosa na. Napapangiti niyang sabi sa sarili. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto at iniluwanan si River. That's it, baby. Nakangiting yakag nito sa kanya. Sumasaya ang puso niya lalo kapag naririnig ang endearment ng binata sa kanya. Hindi man opisyal na sila, happy na rin siya. Nang umagang yun ay masaya nilang pinagsaluhan ng pagkain. Pagkatapos ay nagpaalam na si River sa kanya na papasok na ito sa ospital na pag-aari ng pamilya nito. Nang hapon na ay nagluto naman si Eunice para pagdating ng binata ay kakain na lamang sila. Pagdating ni River ay agad niya itong sinalubong. Naupo muna sila sa may sala at nagkwentuhan. Ano yan? Takang tanong ni Eunice kay River nang maiabot ito sa kanya. Credit card ko, gamitin mo. Bilhin mo mga gusto mong bilhin. Gawin mong gusto mong gawin. Sagot ni River. Hindi ko naman kailangan ng credit card, River. Sobra-sobra nang naitulong mo sa akin. Tapos libre mo pa akong pinapatira dito sa bahay mo. Lalo lang niyang nakikilala kung gaano kabait ang lalaki. Hindi, kailangan mo yan, baby. Anitong hinawakan pa siya sa balikat. Magbihis ka, may pupuntahan tayo. Ha? Hindi tayo dito kakain? Sayang, nagluto pa naman ako ng hapunan natin. Reklamo niya, ngunit nakangiti naman. Gustong-gusto kasi niya yung sinasama siya sa labas ng binatang doktor. Inito na lang natin bukas, okay? Sige na, magbihis ka na. Ipapapasok ko na lang kinamanang sa fridge ang mga niluto mo kanina. Anitong inakbayan siya at dinala sa silid. Siya nga pala,
Ilipat mo na ang mga gamit mo dito sa kwarto ko. Bukas, magpatulong ka na lang sa kasambahay. Wika ni Raver nang makapasok sila sa kwarto ng binata. Oo, sige. Anya, napasulyap si Yuni sa isang malaking portrait. Napako ang tingin niya dito. Para siyang nananalamin nang makita at matitigan ng babae doon. Ako ba to? Mahinang sambit niya. Pero parang hindi. Magkaibang kulay ng mga mata nila at ang cheekbone. Masyado ding sopistikada ang babae at makapalang makeup. Sino siya, River? Paninigurado niya. Saglit na natigilan si River. Ex-girlfriend ko, si Adriana. Matapat namang sagot nito. Talaga? Pero bakit kamukha ko siya? Napalunok si River bago maling sumagot. Huwag na natin siyang pag-usapan. Patay na siya, Eunice. Kinuha ng lalaki ang portrait at iniligay yun sa storage room. Nakangiting bumalik ang lalaki, hawak ang isang paper bag. Isuot mo ito ngayon ha. I bought this for you. Sabay-abot nito ng isang backless dress. Alinlangan niyang kinuha yun. Napaka-daring ng dress at hindi siya sanay sa ganoong klase ng damit. Ngunit wala naman siyang magagawa. Malaki ang utang na loob niya sa lalaki. Ayaw niya itong biguin. Isa pa ay nag-effort pa itong bilhin yun para sa kanya. Kaya nang isuot niya yun, ay nakita niya ang kislap at paghanga sa mga mata ng binata. Kahit simpleng makeup lang ang meron siya, ay bumagay pa rin yun sa suot niya. Parang prinsesa si Eunice nang alalayan siya ni River palabas ng bahay nito hanggang sa pagpasok sa kotse. Huminto sila sa isang high-class restaurant. Tulad ng sabi ng binata ay kumapit siya sa braso ng lalaki. Napakurap si Eunice nang biglang magkislapan ng kamera sa dinaraanan nila. Nagtatanong ang mga matang tumingin siya sa lalaki. Pinisan nito ang palad niya. Hi Dad! Hi Tita Elena! Bati ni River nang makapasok sila sa bulwagan. Good evening po. Alanganing bati ni Eunice sa dalawang nakaupo. Ngunit agad siyang natigilan nang magawi sa may edad na babae ang paningin niya. Bigla naman tumayo ang may edad na babae at tinitigan siya. Parang hindi ito makapaniwala. Tita, this is my surprise for you. Sabi ni River sa madrasta. Napansin ni Eunice ang pananabik sa mga mata ng babaeng nasa harapan niya. Hindi niya maintindihan ang mararamdaman ng sandaling yon. Hindi niya inaasahan ang bagay na ito. Ang muling pagtatagpo nila ng kanyang ina na matagal na nawalay sa kanya. Lumapit ito sa kanya at bigla siyang niyakap. Eunice, anak! Sambit nito sa hindi makakilos na si Eunice. Umalo ng kanyang dibdib. Anak, matagal kong pinanabikan ng sandaling to. Nay, anas niya. Simula nang iwan siya ng ina noon, ay ito pa lang ang pangalawang beses na nagkita sila. Ang mga sumunod ay palagi siyang pinapatago ng tiyuhin para hindi sila makita ng ina. Noong una ay tinangka siyang kunin nito, ngunit hindi pumayag ang tiyuhin niya dahil sa laki ng hirap ng mga ito sa kanya. Ngayon ay kitang-kita sa ina niya na ibang-iba na ang buhay nito. Wala na doon ang bakas ng matinding paghihirap na nagtulak sa ina para iwan siya at sumama sa foreigner na ang balita niya ay iniwan din ng nanay niya kalaunan. Ngayon lang niya nalaman na ang ama pala ni River ang naging asawa nito. Mag-stepbrother pala sila ng binata. Doc River Escobar, totoo ba ang balita ang buhay si Adriana Martinez? Biglang nagsulputan ang mga reporter sa likuran nila. At pinutol ang moment nilang mag-ina. Naalarman naman ng dalaga. Siya ba si Adriana, Doc? Totoo bang kumakalat na balita na tinatago mo siya at hindi totoong patay na? Tanong ng isa pang reporter. Nangunot ang noon ng binata. Saan naman kaya nakuha ng mga ito ang ganoong balita? May source kasi na nagsabi sa amin na buhay si Adriana at hindi totoong namatay, Doc. Totoo po ba yun? Dagdag pa ng mga reporter na sabay-sabay pang nagsasalita. May dinner ang pamilya namin. Saka na ako magpapaunak ng interview sa inyo. Magalang na pakiusap ng binata sa mga ito. Ngumiti pa ng mata ni si River sa harap ng mga reporter. Ikaw ba si Adriana? Tanong at baling ng makulit na reporter sa dalaga. Please, kapag ready na kami, ako na ang kusang tatawag sa inyo. This is a family dinner. Please respect us, guys. Pinigilan ni River ang sariling magalit. Pilit na ang ngiti nito ngayon sa makukulit na TV reporter na nasa kanilang harapan. Sige po, Doc. We're expecting for your statement. Sabi ng mga reporter.
Isa-isa nang lumabas ng restaurant ang mga ito. Ngunit na natiling nasa labas at mukhang gusto pang makakuha ng scoop. Pag-usapan natin to pagdating sa bahay, River. May pag-aalala ang sabi ng ina ni Eunice habang nakatingin sa labas ng restaurant kung nasaan ang kumpol ng mga reporter. Tahimik naman si River at Eunice habang sinisimulan ng pagkain. Pagkatapos ng dinner ay sumama si River at Eunice sa bahay ng ama ni River. Alam niya na maraming katanungan sa kanya ang ina ni Eunice at hindi yun pwedeng pag-usapan sa labas ng bahay. Hindi nga siya nagkamali. Hindi pa man sila nakakapasok sa bahay ay panay na ang sermon ng ama ng binata. Dumako sila sa sala at nagsiupo. Pero si River ay nanatiling nakatayo sa harap ng tatlong kasama. River, nang huminga ako ng tulong sa'yo para sa anak ko, ang sabi ko ay tulungan mo siyang ibalik sa dati ang mukha niya. Hindi para gawin mo siyang si Adriana. Anak, anong nangyari? Baka magulo ang buhay na Eunice dahil dyan. May pagdaramdam na sabi ng ginang pagkapasok pa lang sa loob ng bahay. Magulo ang mundo ng showbiz, River. Sana naisip mong maaaring maging laman ng balita tong si Eunice. Sabi naman ng ama ni Doc River. Dad, tita, wala naman akong balak gawing si Adriana si Eunice. Wala naman silang pinagkaiba ng itsura dahil parehong-pareho sila. I swear, wala akong ginawa sa operasyon niya. Kundi ayusin ang nasunog yung balat. Saksi ang mga kasama ko sa ospital. Pwede niyo silang tanungin. I also wonder kung bakit sila magkamukha ni Adriana. Lalo na nang maoperahan ko si Eunice. Mahabang sagot ni River na umupo na rin sa sofa. Tahimik naman na nakikinig lang si Eunice. Wala siyang maintindihan sa takbo ng pag-uusap ni River. At bakit naman siya gagawin si Adriana? Magkamukha nga sila pero magkaibang tao pa rin sila. Anak, River, kalimutan mo na si Adriana. Kung ano man ang kasalanan niya sa'yo at kung totoo ngang buhay pa siya, pag-usapan niya sa tamang panahon. Pero ang idamay mo si Eunice sa nangyayari sa inyo, hindi maganda. Alam mo ngayon pa lang sila magkakasama ng tita mo. Tapos ganito pa na sinusundan siya ng chismis. Sabi naman ng ama ni River. Hindi naman umimik pa ang nanay ni Eunice, ngunit nasa mata nito ang pagkabahala. Dad, nakalimutan ko na si Adriana. Tanggap ko na ang nangyari sa kanya. Huwag niyo nang banggitin pa siya. At kung totoo man ang balita na buhay pa siya, hindi ko na problema yun. Soon enough, malalaman din ang lahat ang ginawa nila sa akin. Mariing bigkas ng binata. Tumayo siya, saka tumayo na rin si Eunice. Eunice, anak, bakit hindi ka na lang dito sa amin magstay? Wala namang problema sa tito mo dahil matagal ka na niyang kilala. Matagal ka na namin gustong kunin kay Pedro pero ayaw kanyang ibigay sa akin. Patawad, anak, kung napabayaan kita at hindi na nakuha sa tiyong mo. Gustuhin ko man, pero palagi kanyang tinatago sa akin sa tuwing pupuntahan kita sa tondo. Lumapit ang ina ni Eunice sa dalaga. Nagkatinginan si River at si Eunice sa tinura ng ginang. Hindi makapagsalita si Eunice. Sa totoo lang ay mas gusto niyang kasama si River. Kaysa sa ina niyang mas pinili siyang iwan noon para sumama sa ibang lalaki. Alam naman niya na binabalik-balikan siya ng ina para kunin. Pero malaki na siya noon at malaki na rin ang tampo niya dito noon. Kay Doc na lang po muna ako, Nay. Okay naman po ako sa poder niya eh. Bakit, iha? River, may relasyon ba kayo? Tanong ng ama ni River. Hindi agad nakainik ang dalawa. Well, I guess I need to remind you two na step siblings kayo. Mas lalo kayong huhusgahan ng mga tao. Dad, mahalaga pa ba ang sasabihin ng ibang tao? Besides, we're not related in blood. Anong masama kung magkasundo kami at magsama? Katwira ni River sa ama. Pero River, gusto ko ring makasama si Eunice. Sabad naman ni Elena. Si Eunice pang makakapagpa siya niyang tita. Hindi ko siya pipigilan kung gusto niya na sa inyo sumama. Pero siya po ang may ayaw sa inyo. Kaya po sorry tita. Pero sa akin muna titira si Eunice. Nagkasundo na kami. Huwag po kayo mag-alala. Aalagaan ko siya at hindi pababayaan. She's also free to visit you here anytime. Pwede mo rin siyang bisitahin sa bahay kung gusto ni Eunice. Pagkatapos sabihin yun ay hinawakan ni River sa kamay ang dalaga at hinila na palabas ng bahay ng ama. Walang magawa ang ginang nang tuluyan na silang umalis. Kinwento ni River kay Eunice na college pa lang pala ang binata ay asawa na ng ama nito ang ina ng dalaga. Kaya parang ina na ang turing nito sa nanay niya. Binida pa nito na mabait ang kanyang ina. At aware din ito na may anak si Elena sa una. Pero hindi makuha-kuha ang custody.
Hindi naman in-expect ni Raver na may problema pala sa balat ang anak ng madrasta. Kung hindi pa nga nito nakita ang larawan ni Eunice ay hindi malalaman yun ni Raver. Kinabukasan, pagpasok ni Raver sa ospital, ay umalis din si Eunice para pumunta sa bahay ng Tiuhin. Kahit papaano ay namimiss niya ang mga ito. Minsan din naman naging mabuti ang mga ito sa kanya. Kahit ganun magsalita ang mga ito, ramdam din naman ni Eunice na mahalaga siya sa Tiuhin at mga pinsan niya. Hindi naman siya sinakta ng mga ito. Napapagsalitaan lang siya pero pagkatapos naman ay okay na ulit sila. Bago tinungo ang bahay ng Tiuhin, ay namili muna siya ng groceries upang dalhin sa kinalakihang pamilya. Papasok pa lamang siya ng squatters area, ay nakita niya agad si Rina, na tulad ng dati, tambay na naman sa kapitbahay, at prenteng nakikipaghuntahan sa mga kapitbahay nila. Ewan ba niya kung anong nagiging dulot ng ganoong routine kay Rina? Ayaw nitong mag-apply ng trabaho dahil wala raw tumatangkap dito. Mas gusto pa nitong chumismis na lang araw-araw. Rina! Tawag niya sa pinsan. Lumingon muna ito sa likuran nito bago tumingin sa kanya at itinuro ang sarili. Nilapitan niya ito at niyakap. Kamusta ka na? Sino ka? Kunot ang noong tanong nito. Hulaan mo. Nakangiting sabi ni Eunice nang makakalas ng yakap sa pinsan. Adriana Martinez? Sabi nito, dahilan para matawa siya. Loka-loka. Inakbayan niya ang pinsan at iginiya ito sa bahay ng Tiuhin. Nagtataka man ay sumunod na lang ito sa kanya. Ang mga chismosa naman ay nangahaba ang mga leeg at nanlalaki ang mga mata sa pagsilip sa bahay ni Narina. Si Chong Pedro at Juno nasaan? Tanong niya nang makarating sila sa maliit nilang bahay. Si tatay nasa perya. Si kuya nasa paligid lang. Humahanap ng makukutongan. Teka, sino ka ba? Anito na hindi nawawala ang pagtataka. Hulaan mo nga. Eunice? Nanlalaki ang mga mata nito. Ngumiti siya pero wala siyang balak magkwento kung ano ang nangyari sa kanya. Alam kasi niyang mausisa ang pinsan. Saka na siya magpapaliwanag dito kapag okay na ang lahat. Siya nga pala, para sa inyo itong mga dala ko. Imbes na sagot niya. Nilapag ni Eunice sa lamesa ang mga pinamili niya para kina Rina. Ang ganda-ganda mo na ngayon, Eunice. May kamukha kang ang artista. Si Adriana nga. Kaya akala ko ikaw yun kanina. Pahayag ni Rina na hindi pa rin mawala-wala ang pagtataka. Naiiling na lamang siya sa sinabi ni Rina. Ganoon talaga si Rina. Makulit, pero mabait ito sa kanya at nasanay na siya sa ugali nito. At mahal niya ito bilang pinsan niya kahit ito pa ang dahilan ng peklet niya sa muka ng aksidente nitong natapunan ng mainit na tubig ang pisngi niya noong bata pa sila. Dumukot siya ng pera sa bulsa. Nasa 10,000 yun. Binigyan siya ng cash ni River bago ito umalis kanina. At yung credit card ang ginamit niya sa mga pinamili niya. Hindi na ako magtatagal dito, Rina. Uuwi na rin ako. Idinaan ko lang talaga tong grocery sa inyo. Ito ang pera. Tanggapin mo para may pandagdag kayo dito sa bahay ni Nanchong. Haalis na ako, ha? Paalam niya dahil gumagabi na. Hindi na siya nagsalita pa ng kung ano pa mang kumpirmasyon tungkol sa kanya. Ang laki naman nito, Eunice. Sabi ni Rina. Salamat, Insan. Malakas na bulalas nito at winagayway pa ang hawak na pera. Hindi pa kasi ito nakakahawak ng lilibuhing pera. Pag uwi sa bahay ni River, ay nadatnan niya ito habang nanonood ng TV sa may sala. Lalagpasan na sana niya ito nang magsalita ito. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Tanong nito habang nakatuon pa rin ang atensyon sa pinapanood. Pumunta ako sa pinsan ko. Kaya hindi ko nasagot na sa biyahe ako. Pasensya na. Sagot niya dito. Noon lamang sa kanya tumingin ang binatang doktor. Bahagya lang itong tumango at hindi na nagsalita pa. Kaya dumiretso na siya sa silid. Hindi niya alam kung bakit parang may problema sila pero wala naman. Malalim na ang gabi pero mulat na mulat pa rin si Eunice. Nakatalikod siya kay River habang nakayakap ito sa kanyang likuran na tanging kumot lamang ang nakatakip sa hubad nilang katawan. Ganoon ang papel niya sa buhay nito. Hindi na siya nag-expect ng higit pa. Nagbabayad siya dito ng utang na loob kaya hindi siya dapat nagre-reklamo. Ay, kailan ba ako mauubusan ng utang na loob? Kinatsyong malaki rin ang utang na loob ko. Ngayon naman kay River. Mukhang hindi na yata ako makakaahon pa. Mahirap magbayad ng utang na loob.
wala itong katapat na halaga. Sabi ni Yunis sa isip. Mariin siyang napapikit. Pagmulat ay napasulyap siya sa bukas na dressing room. Mula doon ay kitang-kita niya ang malaking portrait ni Adriana na parang titig na titig sa kanya. Ang alam niya ay itinago na yun ni Raver, pero bakit naroon na naman ang portrait na yun? Naiilang si Eunice kaya humarap siya sa binata na ngayon ay tulog na tulog na. Hindi niya maintindihan ang sarili habang nakatitig sa makinis at gwapo nitong muka at sa mabalahibo nitong dibdib. Naisip niyang napakaswerte ni Adriana dahil mukhang mahal pa rin ng binata ang babaeng yun. Napabuntong hininga na lamang si Eunice sa isiping yun. Nagsiselos siya pero wala siyang karapatan dahil wala namang label ang relasyong meron sila ng binatang doktor. Isang gabi, sinabi ni River kay Eunice na may party silang pupuntahan. At tulad ng dati ay sexy dress na naman ang suot niya na isa sa mga regalo ni River. Ipapakilala kita sa mga kaibigan ko tonight, Eunice. Be ready. Pinisil siya nito sa balakang bago ito pumasok sa shower room. Nang tingnan niya ang sarili sa salamin ay namangha siya dahil bumagay sa kanyang dress. Natutulala na lamang siya sa sariling refleksyon sa salamin. Para kasing hindi siya ang nakikita niya sa salamin. Natigilan naman siya sa matagal na pagkakatitig doon nang lumabas si River. You look wonderful tonight, baby. So gorgeous. Anito habang nagpupunas ng tuwalya sa ulo. Lumapit ito sa kanya at kinagat ang punong tainga niya. Saka hinarap ang pagbibihis. Ilang saglit lang ay naamoy na ni Eunice ang amoy ng mamahalin itong pabango na lalong nagpadagdag sa apil ng doktor. Lumapit naman ito at hinapit siya. Parang ayoko nang umalis tayo. Parang gusto ko nalang makipag-lovemaking sa'yo dito. Sa ibabaw ng tokador, sa shower, sa dressing room, sa kitchen at sa sala, baby. Pabulong na sabi nito sa punong tenga ng dalaga. Gumapang ang kiliti sa katawan niya. Huling-huli ng lalaki ang kiliti niya. Halika na nga, baka ma-fall pa ako sa'yo niyan, Doc. Sige ka. May parinig na saad niya. Minsan kasi ay gustong-gusto nang itanong ni Eunice kung anong relasyon ang meron sila. Pero pinipigilan niya ang sarili. Wala nga kasi siyang karapatan. Pagkatapos noon ay tumayo ang dalaga at humarap dito. Don't worry, sasaluhin naman kita, Eunice. Napatitig siya sa sinabi ng lalaki. Masama akong hinahamon, Dok. Baka hindi na kita pakawalan. Birong totoo niya sa binata, dahilan para mapahalakak ito. Ready ka na ba, baby? Let's go! Anito, na ikinadismaya ni Eunice. Hindi kasi siya nakakuha ng sagot mula dito. Ganito naman ito, palaging umiiwas. Yung kay Adriana nga, hindi pa rin ito pinapaliwanag sa kanya. Oo, ready na. Sagot niya at pekeng umiti. Naroon ang ilang kaibigan ni Adriana sa showbiz. Maya-maya ay sabi ni River. May papakiusap sana ako sa'yo, Eunice. Ano yun? Tanong niya kahit nahuhulaan na niya ang gusto nitong mangyari. Kapag tinanong kanila tungkol kay Adriana, huwag ka nalang magsalita. Hayaan mo na lang sila. Ako na lang ang sasagot sa kanila kung kailangan. Okay, sige. So, halika na? Nakangiting sabi niya kahit ang totoo ay kinakabahan siya. Hinawakan naman siya ni River sa balakang patungo sa sasakyan. Sa lobby pa lang ng party ay nakatuon na ang atensyon ng mga naroon sa kanilang dalawa. Hindi kilala ni Eunice sa mga tao roon. Nanlalamig ang mga palad niya nang may ilang bumati sa kanya sa pangalan ni Adriana. Tulad ng bilin ni River ay hindi niya kinumpirma yon. Hindi din naman kasi niya kilala ang mga ito, kaya wala siyang isasagot. Ngiti lang ang isinukli ni Eunice sa mga lumalapit sa kanya upang makipagbeso-beso. Nakisalamuha sila sa mga ito. Hindi naman siya hinihiwalayan ni River at palagi itong nakaalalay sa kanya. Miss Adriana, anong nangyari sa'yo? So totoo nga ang chismis na buhay ka? Gusto mo lang nga ba ng tahimik na buhay kaya ka nagtago? O sisa nang medyo may kataba ang babae? Hindi niya ito sinagot, nginitian lang niya ito. Adriana? Gulat na sambit ng isang lalaki. Napatitig siya dito. Hindi niya ito kilala kaya tumingin siya kay River. Nakuha naman kaagad ng binata ang tingin niya. Hener, sa wakas ay sabi ni River. Long time no see. Kamusta kayo? Este, kamusta ka? Nakangising sabi ni River sa lalaki. Halata na may pagkasarkastiko ang tono. Sino siya, River? Mahinang tanong ni Hener. Sa lahat ng naroon,
Tanging ito lang ang hindi kumbinsido na siya si Adriana. Kumibit-balikat si River. Hindi na mahalaga yun. Kumuha ng kopitan ng alak si River sa waiter na dumaan sa tabi nila at ininom ang laman noon. Produkto ba siya ng profession mo, Doc? Muling saad ni Henner. Hindi nito hinihiwalayan ang tingin si Eunice. Tila chinecheck nito kung ano ang pinagkaiba nila ni Adriana. Umigting ang pangan ni River sa sinabi ng lalaki. Hindi. Nakangising sabi ni River bago muli nitong nilagok at inubos ang laman ng kopita at nilapag sa bakanting round table. Really, Doc? You're so desperate kung ginawa mo nga siyang kamukha ni Adriana. Belta ni Henner. Ramdam ni Eunice na napikon si River sa sinabi ni Henner at nagpipigil lamang ito. Excuse me, sa powder room lang ako. Paalam ng dalaga kay River. Sinusumpong na naman kasi siya ng pagkamahiyain niya. Naiilang siya sa titig ni Henner at ng iba pang mga bisita roon. Nang makaalis si Eunice ay saka dumating ang isa pang bisita. Isa ito sa close friend ni Adriana na si Kirsten. Pinakilala ng babae ang lalaking kasama nito. Agad na nakilala ni River ang lalaking kasama ni Kirsten. Ito ang dating kasintahan ni Eunice, si Brian. Tama nga pala si Eunice na papalit-palit ito ng girlfriend. Engineer ito at kung saan may project ay meron ding babae. Saglit ang mga itong nagkamustahan saka nagpaalam si River para sundan si Eunice sa powder room. Hinintay nitong makalabas si Eunice para yayain ang umuwi. Ayaw ni River na makita ni Eunice sa party ang dating nobyo. Mahirap na, baka bumalik pa ang dating feelings ni Eunice sa ex-boyfriend. Nagtaka si Eunice nang biglang nagyayang umuwi si River. Pero natuwa naman siya dahil makakaiwas na siya sa mga nagtatanong sa kanya. Pero nakapagtataka din ang katahimikan habang nasa biyahe sila. Gaya ng dati, wala na namang paliwanag si River. Nang sumunod na araw, nagpaalam si Eunice kay River na dadalawin niya ang tiyuhin at mga pinsan. Pupuntahan mo ba ang dati mong kasintahan? Tanong nito na ikinagulat ni Eunice. Hindi no, pakialam ko ba dun? Matagal nang burado sa buhay ko ang lalaking yun. Nawibirduhan niya ang tugon. Nagpresenta naman ang binata na ihatid siya. Subalit tumanggi siya, kaya wala din itong nagawa kundi tingnan siya paalis. Katulad ng nakasanayan ay bumili muna ng grocery si Eunice para kina Rina. Nang makauwi ng hapon si Eunice, nadatnan niyang nakaupo si River sa outer seat habang hit-hit buga sa hawak na sigarilyo. Ngayon lang niya ito nakitang naninigarilyo. Parang tensyonado ito at mukhang siya ang hinihintay. Mahal mo pa ba siya? Bungad nitong tanong na ikinalito ni Eunice. Anong ibig mong sabihin? Yung ex mo, si Brian. Nakikipagtagpo ka pa rin ba sa lalaking yun? Hindi, River. Dumalaw lang talaga ako sa kamag-anak ko. Ayokong malaman-laman na nakikipagkita ka sa lalaking yun. Anito kasabay ng pag-ikting ng panganito. Saka muling nagsindi ng sigarilyo. Hindi naman ako nakikipagkita eh. Hindi ko na mahal ang babaerong yun. I'm sorry, Eunice, kung dinala kita sa magulong mundo namin ni Adriana. Sorry kung hinahayaan kong isipin na lang ikaw si Adriana. Alam ko mahirap yun para sa'yo. Okay lang naman. Alam ko naman kung gaano mo siya kamahal. Kaya nga tinulungan mo ako, hindi ba? Dahil kamukha ko ang namatay mong girlfriend? Nasaktan si Eunice sa salita na nagmula sa kanyang bibig. Ewan ba niya? Napakagwapo naman kasi ng lalaking to. Ang bilis tuloy niyang na-fall. Hindi ganoon yun. May rason ako kung bakit kita ginawang pain, Eunice. Sinadya ko yun para lumabas si Adriana. Buhay siya. Lalong sumigid ang kirot sa puso niya dahil sa sinabi ni River. Ginawa pala siya nitong pain. Ginamit lang siya ng lalaki. Akala pa naman niya ay sincere ito sa pagtulong sa kanya. Naiintindihan ko. Kasi mahal mo pa rin siya at umaasa kang babalik siya sa'yo. Nilingon siya ng lalaki at saglit na tinitigan bago umiling. Hindi, Eunice. Kailan ko lang din nalaman na may relasyon pala si Adriana at ang manager niyang si Henner. Pinalabas lang nila na namatay si Adriana para hindi na sila usisain pa ng media. Nagalit ako. Karapatan ko yun. Kung nagmamahalan sila, bakit hindi nila sabihin ng maayos? At isa pa, kalahating bilyon ang tinangay ni Adriana sa akin. Pinagkatiwalaan ko siya at minahal. Iniputan na nga niya ako sa ulo. Tinangay pa niya ang pera ko. Pahayag nito. Nakaramdam naman siya ng simpatya para sa lalaki. Sorry, River. Lumapit siya dito upang yakapin.
Naisip niyang sana siya na lang ang seryosohin nito. Pero paano na siya kapag bumalik na si Adriana? Nahiya siyang itanong yun kay River. Mas mabuting manahimik na lang siya. Total naman, malaki na ang naitulong ni River sa kanya. Handa na siyang umalis kung sakali mang bumalik na si Adriana. Natapos ang usapan nila ng araw na yon na walang malinaw na usapan tungkol sa kanilang dalawa. Tahimik silang kumakain ng hapunan nang napatingin sila sa TV. Kasalukuyang ibinabalita ang tungkol kay Adriana. At ayon doon ay peke daw umano ang bagong Adriana. Yun ang kumakalat sa balita. Pareho silang natahimik at hindi nagsalita ukol sa issue. Hanggang isang araw, kinausap ni River si Eunice. Oras na siguro para ikaw naman ang pa-interview. Linisin mo pangalan mo. Sabihin mo kung sino ka talaga. Nandito lang ako para sa'yo, Eunice. Ani River sa kanya. Salamat, River. Salamat sa lahat ng tulong mo sa akin. Sa lahat-lahat. Nilapitan niya ito at niyakap. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo dahil naging masaya ang buhay ko dahil sa'yo. Ayokong isipin mo na nakikita ko si Adriana sa'yo dahil hindi totoo yun. Iba ka. Ibang-iba ka sa kanya. Maaaring may pagkakahawig kayo, pero iba ka pa rin. Nakikita ko yun, Eunice. Pahayag ni River na tinugon ang yakap niya. Nang sumunod na araw ay nagpatawag ng press ang binata para kay Eunice upang ipaliwanag ang side ng dalaga. Dahil dumadami na ang basher niya at ang lahat ng iyon ay pumapanik kay Adriana dahil ginagamit umano niya ang pangalan ng namatay na artista. So, totoong ginagamit mong pangalan ni Adriana Martinez para sumikat ka? Tanong ng isang press. Nasa tono nito ang sarkastiko at panguuyam. Hindi, dahil ang totoo ako si Eunice, ang dating simpleng babae at pangit na nilalait ng lahat. Puno ng kabang kanyang dibdib. Hindi sanay humarap sa media si Eunice. Kailanman na hindi ako nagpanggap. Hinayaan namin ng mga tao na isipin na ako si Adriana. Hindi dahil nagpapanggap ako, kundi dahil ayoko maungkat ang pagkatao ko. Ayoko magulo ang tahimik kong buhay. Mabuti na lang at naroon si River at hindi siya iniwan. Kahit papaano ay nawawala ang kaba niya. Bakit? Sino ko nga ba talaga? Bakit mukha-mukha si Adriana? Produkto ko nga ba ng salamat, Doc? Tanong ng isang reporter na baling. Nagkatinginan si Eunice at River. Ang binata ang sumagot. Si Eunice ay literal na kamukha ni Adriana. Halos wala silang pinagkaiba. Hindi ko kinopya ang mukha ni Adriana. Sadyang maganda si Eunice kahit noong may peklat pa siya. Tinanggal ko ang peklat niya sa mukha. Wala akong binago na kahit ano sa kanya. Kung anong totoo niyang mukha, yun pa rin yun. You can ask her other doctors to answer your curiosity. Magkamukha man sila ni Adriana, magkaibang makaiba pa rin sila. Lalo na sa pag-uugali. Paliwanag ni River sa media. Hindi ko kinakahiya ang dati kong itsura. Wika naman ni Eunice. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Tinulungan ako ni Doc River na makawala sa malupit na lipunan. Bata pa lang ako ay naaksidente na akong matapunan ng kumukulong tubig at daladala ko na ang bunga nito hanggang sa paglaki ko. Mahigit isang dekada akong tiniis ang panalait sa akin ng kapwa ko. Pero mula nang makilala ko si Doc River, binigyan niya ako ng pag-asa. Binigyan niya ako ng tahimik na buhay. Dahil sa kanya nabuhay ako na walang takot at walang kinakahiya. Sana tigilan niyo ng pagkukumpara sa amin ni Adriana. Inalis ako ni Doc River sa mapanghusgang lipunan. Sana naman hayaan niyo na akong mabuhay ng maayos sa tahimik. Salamat po. Mahabang sagot ni Eunice. Tinapos na ni River ang pagpapa-interview sa media. Marahil nag-aalala ito dahil parang iniipit sa hot seat si Eunice. Nasagot naman nila ang dapat sagutin kaya sapat na yon para tigilan na ng media si Eunice. Mabilis na kumalat ang balita. May ilan pa nga na ipinos ang dating mukha ni Eunice na ipinag-aalala ng nanay ng dalaga. Madalas muntahan ng ginang si Eunice sa bahay ni River. Hindi pa man sila gaanong nagkakaayos, pinakikitunguhan naman ito ng maayos ng dalaga kahit na naroon pa rin ang tampo niya sa ina. May ilan na nagsabi na totoong kahawig siya ni Adriana. May ilan na binabash ang doktor dahil nag-ampon at nagkagusto sa retokada. Nalabis na dinamdam ni Eunice. Ganoon pala kapag netizen ng kalaban, sobrang nakakaapekto sa buong pagkatao. Ngunit sa paglipas ng mga araw at linggo, ay mas naging malapit sila ng binata sa isa't isa, kahit na walang label ang kanilang relasyon.
Sila ang magkasangga sa lahat ng bagay. Palaging pinagtatanggol ni River si Eunice sa lahat. Iniisip mo ba ang sinasabi ng mga tao, Eunice? Tanong ni River isang araw habang nakadungaw ang dalaga sa balcony ng bahay ni River sa Tagaytay. Huwag mo silang intindihin. Ang importante ay ikaw at ako. Dahil sa sinabi ni River, napaharap siya dito. Nagtatanong ang mga mata ng dalaga. Panahon na siguro para sabihin ko sa iyo ang totoo kong nararamdaman. Mahal kita, Eunice. Pag-amin ni River habang nakatitig sa magandang mukha ni Eunice. Natulala at hindi makapaniwala ang dalaga. Hindi siya nakasagot nang hawakan siya ni River sa magkabilang balikat. Mahal kita bilang ikaw at hindi si Adriana, Eunice. Inaamin ko noong una na kaya gusto kitang tulungan dahil sa pagkakahawig niyo. Pero habang tumatagal, nare-realize ko na iba ka. Napakabait at mabuting tao mo, Eunice. Kaya minahal kita. May peklet ka man o wala sa mukha mo. Mahal kita, kahit sino ka pa at kahit ano ka pa. Talaga? Mahal mo ako? Umaliwalas ang mukha niya sa sinabi ni River. Oo, matagal na. Masiglang sagot ng binata. Kailan pa? Siguro nung una kong makita ang picture mo. Nagkaroon ako ng dahilan para hanapin ka at pagbigyan ng hiling ni tita. Sagot nito. Teka, bakit ako lang ang umaamin dito? Natatawang sambit nito. Eh ikaw, wala ka bang gusto sa akin, Eunice? Anong wala? Akala mo lang yon, pero mayroon. Matagal ko nang hinihiling na sana'y may magmahal sa akin ng totoo. At masaya ako sa nalaman ko na mahal mo rin ako, River. Napakasaya ko. Ako rin. Salamat sa pagmamahal, Eunice. Pangako na mas pagtutuunan pa kita ng atensyon. May ilang bagay lang akong aayusin. Kapag naging okay na lahat, magpapakasal tayo. Hihingin ko ang kamay mo sa Chong Pedro mo at kay Tita Elena. Sunod-sunod na kinintalan ni River ng pinunghalik sa buhok ang dalaga na ngayon ay kasintahan na nito. Pagkatapos ay hinagkan nito si Eunice sa labi. Papakasalan mo ako, River? Totoo ba yan? Hindi makapaniwala ang tanong ni Eunice. Oh, bakit ayaw mo ba? Natatawang tanong ni River. Siyempre gusto. Gustong-gusto ko, River. Thank you, Eunice. Mahigpit silang nagyakap at nakangiting pumasok sa loob ng bahay. Matapos ang ilang araw na bakasyon sa Tagaytay, ay nagbalik na rin sila sa Maynila dahil marami nang naghahanap na pasyente kay River's Hospital. Ipinaalam na rin nila ang relasyon nila sa kanilang pamilya. Wala namang tutol ang ama at ina nila kung nagmamahalan sila. Hindi rin naman alam ng lahat na mag-stepsister sila. Bihira lang ang nakakaalam. Isa pa ay suportado sila ng mga magulang nila kung saan sila masaya. Isang araw, pagkaalis ni River papunta sa ospital, ay may biglang sumulpot na hindi inaasahang bisita sa bahay ng binata. Totoong nabigla si Eunice noong mabungaran ng isang babaeng walang pinagkaiba sa itsura niya. Well, totoo nga pala ang balita. Bungad dito kay Eunice na parang natuklaw ng ahas. Adriana? Paninigurado ni Eunice. Humalakip-kip naman ito at tiningnan si Eunice mula ulo hanggang paa. Inikutan siya ni Adriana na may inis at pagtataka. Who are you para gamitin ako para sumikat, ha? Impostor? Ako sa nitong matalim ang tingin kay Eunice. Totoo nga na buhay ka? Ani Eunice nang makabawi sa pagkabigla. Anong tingin mo sa akin, multo? Iritang sambit nito. Siya nga pala. Nag-usap na kami ni River at nagkaayos na kami. Masyado niya pala akong na-miss kaya na humaling siya sa'yo. At ginaya niya sa surgery mo ang itsura ko. Kaya makakaalis ka na sa buhay niya. Panakipbutas ka lang naman niya eh. Sarkastiko ang sabi nito. Hindi totoo yan, Adriana. Walang binago si River sa mukha ko. At mahal niya ako. Hindi ako panakipbutas lang. Yan ba ang sabi niya sa'yo? Kawawa ka naman pala. Nilinlang ka ni River. Ngumisi si Adriana. Nasaktan si Eunice sa sinabi nito. Kung totoo ang sinasabi ng babae, paano na siya? Itatapon na nga ba siya ni River? Hinding-hindi ka niya magugustuhan dahil ang pangit, mananatiling pangit. Naiintindihan mo? Panguuyam nito sa naiiyak ng si Eunice. Ako ang mahal ni River, and obviously, baliw na baliw pa rin siya sa akin. Hindi totoo yan. Sigaw ni Eunice, ngunit sa loob-loob niya ay para na siyang pinapatay.
Bahala ka sa buhay mo kung ayaw mong maniwala. Ambisyosang impostora. Kung ako sa'yo, umalis ka na dito. Wala ka ng lugar dito dahil nandito na ako at nagbabalik na kay River. Dagdag pa nito para tuluyang malaglag ang mga luha ni Eunice. Hanggang sa isang boses ang biglang umalingaw-ngaw sa pagitan ng pag-uusap ng dalawang babae. Adriana, anong ginagawa mo dito? Kitang-kita ni River ang naguunahang pagpatak ng mga luha ni Eunice. Mabuti na lang may tumawag sa akin at sinabi na pumunta ka dito. Ano na naman ba itong ginagawa mo? Hindi pa ba sapat ang mga panluloko mo sa akin, ha? River, honey, I missed you. Buti narito ka na. Anit ang lumingkis sa binata, pero itinulak ito ni River. Ang mga mata nito ay sa umiiyak na si Eunice na katuon. Tumakbo naman si Eunice papasok sa loob ng bahay at kumuha ng ilang mga damit. Agad namang sinundan ni River ang nobya. Eunice, wait! Sandali! Bakit ka aalis? Please huwag mo nang intindihin si Adriana. Habol nito sa babae na nagmamadaling bumaba sa hagdan. Hindi sumagot si Eunice. Dire-diretso lang siyang lumabas. Tarantang sinundan ni River si Eunice hanggang sa gate. Ngunit mabilis nang nakasakay ng taxi ang dalaga. Napamura si River na napapahawak sa ulo. Hanggang sa binalikan niya si Adriana na naroon pa rin sa bungad ng bahay niya. Shit, Adriana! Anong ginagawa mo? You ruined our relationship. How dare you? Galit na sigaw ni River. Well, nagbalik na ako, my dear River. Kaya pinaalis ko ng ambisyosang Eunice na yon. Nakataas ang kilay na sabi nito. Ako naman ang mahal mo, hindi ba? Kaya nga ginawa mo siyang kamukha ko dahil sa sobrang pagmamahal mo sa akin, di ba? What are you talking about, Adriana? Everything you're saying is not true. I love her. Do you hear me? Ang kapal ng mukha mo. Walang kasing kapal. Pagkatapos mo akong lokohin at nakawan ng pera, may gana ka bang magpakita sa akin? Saan ka kumukuha ng kakapalan ng mukha para bumalik at magpakita sa akin, ha, Adriana? Namumula sa galit na singhal ni River dito. River, sorry. Eh, hindi ko naman talaga mahal si Henner eh. Noong minsan may nangyari sa amin na malasing ako sa party, tinakot niya ako na ikakalat ang video namin kung hindi ako sasama sa kanya. Kaya pinalabas niya na kasama ako sa isang aksidente. Bumayad siya ng tao para palitan ng bangkay at palabasin na ako. At ang perang kinuha ko ay utos din niya. Maniwala ka sa akin, River. Mahal kita. Nandito na ulit ako. Patawarin mo na ako at magsimula tayong muli. Umiiyak na paliwanag nito. Umiling si River. Kahit anong sabihin mo, niloko mo pa rin ako. At nagsisisi ako na naging bahagi ka ng buhay ko. I trusted you so much. Minahal kita. Pero anong sinukuli mo sa akin? Puro kasi nungalingan. How dare you to come here? Pasalamat ka at hindi pa kita pinapadampot sa mga polis dahil sa malaking halaga na ninakaw mo sa akin. Hindi akong gumamit noon. Si Henry River. Stop lying, Adriana. Akala ba may mapapaikot mo pa ako? Akala mo ba talaga ay bobo ako para hindi ko matuklasan ang relasyon yun ni Hiner at pinike mo pa ang pagkamatay mo? Anong akala mo? Porket patay ka na, hindi na ako kikilos para paimbestigahan ang ninako mong pera sa akin at panloloko? Nagkakamali ka, Adriana. Sooner or later, basta na lang kayong dadamputin ng mga pulis ni Hiner. Kaya umalis ka na sa harapan ko bago ka pa maisipang ipakalatgad ka sa mga gwardya. River, please, patawarin mo na ako. Mahal kita. Nagsisisi na ako sa mga nagawa ko. Please, magsimula tayong muli. Hindi na kita mahal, Adriana. Si Eunice na ang mahal ko at hindi ikaw. Umalis ka na at ihanda mo ang sarili mo sa korte. Kapag hindi mo ibinalik ang mga ninakaw mo sa akin, asahan mo mabubulok ka at si Hiner sa kulungan. Naiintindihan mo? I swear I will do my best to put you to in jail. Mabilis na tinalikuran ni River si Adriana na umiiyak at labis na nagsisisi. Wala itong nagawa kundi ang umalis na lang din. Pahilamos na napaupo si River sa sofa sa sala ng bahay niya. Hindi niya alam kung paano niya susuyuin si Eunice. Sinubukan niyang tawagan ng nobya, ngunit hindi nito sinasagot. Binalingan niya ang mga kasambahay na namataan. Sa susunod, wag na wag niyang papapasukin ulit si Adriana dito. Sigaw niya sa mga ito. Pagkatapos ay galit na pumasok sa silid si River. Palakad-lakad siya sa kwarto habang sinusubukang kontakin si Eunice. Ngunit hindi pa rin sinasagot ng babae ang tawag niya. Sa kabilang banda, ipinagtapat na ni Eunice sa tiyuhin at mga pinsan na siya si Eunice. Hindi na rin naman nagulat ang mga ito
Dahil napanood na ng mga ito sa balita. Isa pa ay alam naman ni Rina na siya nga si Eunice. Panay ang sermon ng mga ito sa kanya. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Siyempre mayaman yung Tisoy na yun. Maghahanap din yun ng mayaman na tulad niya. Anang kanyang Tio Pedro. Nakainom ito kaya panay ang daldal. Habang si Eunice naman ay nakasalampak ng upo habang nakayukyok sa upuan. Tay naman, huwag yun ang gatungan. Alam niyo namang nasaktan na si Eunice. Saway ni Rina sa ama. Sus! Pinaganda nga yung pinsan mo. Pinaiyak naman ang lalaking yun. Ay Diyos ko, tanga-tanga ng pamangkin ko. Umuubong sabi pa ni Chong Pedro. At dahil sa kalasingan maya-maya ay nakatulog na ito. Sabihin mo lang Eunice at bubugbugin ko ang hinayupak na yun. Tura naman ng pinsan niyang si Juno habang pinapatunog ang mga kamao. Nanatiling walang kibo si Eunice habang si Rina ay nakayakap sa likuran niya. Nagpapasalamat siya dahil kahit ganoon ay concerned pa rin ang mga ito sa kanya. Ayaw naman niyang tumakbo sa ina dahil madalas na naroon si River sa bahay ng tatay nito. Eunice, sorry ha, nang dahil dyan sa peklat mo nagulo ang buhay mo. Kung hindi ka sana nabuhusan ng kumukulong tubig noon, hindi sana mangyayari to. Kasalanan ko. Paghingi ng paumanhin ni Rina. Kung hindi sana kita inutusan noon na ipag-init ako ng tubig, hindi ka maa-aksidente noon. Wala na yun, Rina. Wala kang kasalanan. Pareho lang tayong mga bata pa noon. Isa pa ay lagi mo naman ako pinagtatanggol sa mga nangaaway sa akin mula noon hanggang ngayon. Ang mapanghusgang lipunan ng may kasalanan, hindi ikaw. Hindi nila kayang tanggapin ang pangit na katulad ko noon. Tapos nang gumanda na ako, hinuhusgahan pa rin nila ako. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Malungkot niyang sabi. Dahil sa sakit na nararamdaman, nagpaalam muna siya sa dalawang pinsan na magpapahinga sa kwarto. Bumalik si Eunice sa pagkakahiga para ipahinga ang utak sa kakaisip sa lalaking mahal niya. Sa paglipas ng mga araw, inawasan ni Eunice si River. Hindi niya sinasagot ang mga tawag at text message ng nobyo. Ayaw na niyang marinig ang kasinungalingan nito. Ilang beses din itong tinangkang puntahan siya. Ngunit hinaharang ito ng mga tambay sa kanto sa pangunguna ng pinsan niyang si Juno. May naitulong din sa wakas ang pagiging sangga ng tambay nito sa barangay nila. Hanggang isang araw, naging laman ng balita si River. Nagmamakaawa ito kay Eunice na kausapin na siya. Sinabi nitong hindi totoo ang mga sinabi ni Adriana at siya ang mahal ng binata. Insan, kung kausapin mo na kaya siya, kawawa naman si Doc. Mukhang nagsasabi naman ang totoo si Pogi eh. Wika ni Rina. Umiling si Eunice kahit ang totoo ay gusto na niyang itong siguri ng yakap. Kinilig siya sa ginawa ng lalaki. Parang pinagsisigawan nito sa buong mundo na mahal siya nito. Kausapin mo na talaga, Eunice, insan. Baka mamaya bumalik ang pagtingin niya kay Adriana. Sige ka, ikaw din. Pananakot pa ni Rina. Muli siyang umiling. Pinanindigan niyang hindi na niya kakausapin kailanman si River. Hindi naman talaga sila bagay. Mas bagay ang binata sa mayamang babae at may pinag-aralan. Sino ba siya? Isang hamak na peryantes lang at high school graduate. Pumunta siya sa silid nila ni Rina para hindi na siya kulitin nito. Nagpunta naman ang pinsan niya sa kapitbahay at nakitambay na naman. Makalipas ang ilang oras, humahangos na bumalik ng bahay si Rina. Para itong sinisilihan sa kilig. Tumatalon-talon pa ito sa tuwa. Ano bang nangyari sa'yo? Daig mo pang hinahabol ni Limin ho, Rina? Nakakunot ang noong tura ni Eunice sa pinsan. Nakaligo na siya at nanonood lang ng TV sa sala. Eunice, insan, tingnan mo to! Kilig na sabi nito. Sabay pakita ng cellphone sa kanya. Picture yun ng isang billboard sa EDSA. Binasa naman niya ang nakasulat. To the most beautiful girl in the world, Eunice babe. I love you. Will you marry me? Yun ang nakalagay doon at galing yun kay River. At ang picture na ginamit nito ay ang dating Eunice na may peklat sa kaliwang pisngi. At proud na ibinahagi yun ng lalaki. Umalon ang dibdib ni Eunice. Hindi niya malaman ang gagawin. Kinilig siya sa ginawa nito. Naramdaman ni Eunice na nagsasabi ito ng totoo, na mahal talaga siya nito. Dalawang beses na nitong pinagsigawan na mahal siya nito. At hindi lang isang billboard na yan ha, insan. Nasa EDSA, NLEX at SLEX din siya. Pati dyan sa labasan na mayroon din. Bongga mo,
Ang haba talaga ng hair ng pinsan ko. Hindi maganda o gagang pahayag ni Rina. At maging sa, hindi na natapos ni Rina ang sasabihin dahil tumakbo na si Eunice papunta sa lugar na sinasabi nito. Nakangangang napasunod na lang ng tingin sa kanya ang pinsang si Rina. Ilang saglit pa ay pumara ng taxi si Eunice patungo sa bahay ng lalaking minamahal. Nadatnan ni Eunice si River na nakahiga sa kama sa kanilang silid at nakalat ang mga bote ng beer sa sahig at kama. Nagsasalita ito at kausap ang sarili. Pinabillboard ko na ayaw pa rin sa akin. Dinig niyang tumatawang sabi nito habang nakadapa. Maya-maya pa ay naduwal ang binata. Agad na bang lumapit si Eunice dito? Kung hindi kaya, huwag nang uminom. Sermon niya rito. Agap niyang nadampot ang basurahan upang doon pasukahin ng nobyo. Lasing na nga ako. Nag-ahalusinate na ako eh. Anito. Mas lumapit ang dalaga dito at minasahe ito sa likod. Bigla itong tumihaya at natigilan nang makita siya. Eunice? Yes, babe. Ako nga. At pakakasal ako sa'yo. Yan ang sagot ko sa pinabillboard mo. Bumangon si River at kinusot ang mga mata. At mukhang nawala ang kalasingan nito nang mapagtanto na totoo siya. Say it again, baby. Will you marry me? Oo, River. I will marry you. Nandito ako para sagutin ang tanong mo sa billboard. Grabe, gumastos ka pa talaga. Yun lang ang paraan ko para kausapin mo ako at para maiparating ko sa iyo ang laman ng puso ko. Mahal na mahal kita, Eunice. Maging sino ka man, alam mo yan. Oo, ano po, alam ko na. Huwag mo na akong iiwan ha. Tinakot mo ako, baby. Hindi na, promise. Akala ko lang kasi mahal mo pa rin si Adriana. Ikaw ang mahal ko, hindi siya. At ikaw ang pakakasalan ko. Masaya silang nagyakap. At ito na ang bago nilang simula na magkasama sa hirap at ginhawa. Dahil pagkalipas lang ng dalawang linggo ay nagpakasal na sila. Sa civil lang muna dahil paghahandaan nila ang kanilang bonggang wedding. Isang magandang simula din yon para kay Eunice at kanyang ina. Dahil muli nilang binigyan ng panahon ang isa't isa. Katulong niya si Aling Elena sa pag-aasikaso ng kanilang kasal sa simbahan ni River. Ngunit isang revelasyon pa ang bumulaga sa kanya nang malaman ni Eunice na buhay pa pala ang kanyang ama. Nalaman niya yon nang kumuha ng private investigator si River para tuklasin kung bakit sila magkamukha ni Adriana. Dahil magpinsan pala sila ni Adriana, nasa Spain ang ama niyang isa palang Spanish. Hindi nito kilala si Eunice dahil one-night stand lang ang naging ugnayan noon ng ina niya sa Spanish na ama. Hindi na naman yun mahalaga dahil masaya na rin naman si Eunice at ang kanyang ina ngayon sa piling ng mga lalaking minahal nila. Masaya ang puso ng nanay niya ngayon sa piling ng ama ni River. Siya naman ay kay River. Like father, like son, ang tamang termino nilang mag-ina sa mag-ama. Parehong mabuti ang puso ng mga ito. Gayunpaman, sa huli ay nalaman din ng ama ni Eunice na may anak ito sa Pilipinas dahil pa rin sa tulong ni Doc River. Kaya naman agad pinuntahan ng Ginoo si Eunice upang kilalaning anak. Naging madamdamin ang pagkikita ng mag-ama. At mula sa araw na yon ay nabuo na rin sa wakas ang pagkatao ni Eunice. Matagal ding iniwasan ng kanyang ina ang usapan tungkol sa kanyang ama na inakala niyang patay na. Yun pala ay buhay pa. Ngayon ay may komunikasyon na siya sa Spanish na ama. Meron na rin itong sariling pamilya sa Spain at may mga kapatid siya roon. Nagkapatawaran na rin sila ni Adriana. Ito ang kusang lumapit sa kanila ni River para humingi ng tawad. Hindi man naibalik lahat ng pera ni River dahil nalustay na ni Adriana at Hiner, tinanggap na rin ni River ang 500 million na natira sa ninakon ng mga ito. Hindi na pinakulong ni River ang dalawa. Hinayaan na lamang nito na mamuhay silang lahat na matiwasay at walang galit sa mga puso. Tanggap na ni River ang mga nangyari. Alam ni River na niloko at pinagkaisahan siya. Ngunit kung hindi naman nagpanggap si Adriana na patay na, hindi naman ito makikilala si Eunice. Sa kabilang banda, hindi naging masaya ang naging ending ni na Adriana at Hiner. Nakulong ang dating manager dahil sa patong-patong na kasalanan. Nagsampa ng kaso si Adriana sa lalaki dahil sa pananakit at panloloko kay Adriana sa pera bilang manager nito sa showbiz. May iba pang kaso ng human trafficking si Hiner. Binibenta pala nito ang mga talent nito sa mayayaman at kilalang mga politiko. Ang tiwin at mga pinsan ni Eunice kahit paano naman ay naging mabuti sa kanya
kaya binigyan nila ng puhunan para sa negosyo. Si Brian ang malaki ang pagsisisi dahil sa ginawa nitong kay Eunice. Nabalitaan nito na maganda na siya at minsan itong tinangka na balikan siya. Pero wala na siyang pakialam dito. Ang balita niya ay nasa ibang bansa na ito ngayon. Kinalimutan na ni Eunice ang mga taong nagbigay ng sakit sa kanya, pero napatawad na niya ang iba. Kaya nga wala na siyang pakialam sa mga ito. Masayang-masaya na siya sa piling ng asawa kasama ang magiging anak nila. Dahil buntis na si Eunice at kabuwanan na. Bago siya nagbuntis ay naikasal muna sila ni River sa simbahan. Ngayon nga ay pinaghahandaan nila ang pagdating ng kanilang panganay. Hindi pa nila alam kung anong gender ng baby nila. Gusto nila ay sorpresa, kaya ayaw pa nilang magpa-ultrasound ng gender ni baby. River, babe, sana kamukamot kasi buti ang anak natin. Malambing na sabi ni Eunice sa asawa. Nasa garden sila at nakatambay lamang doon habang nagme-merienda. Bakit? Maganda ka naman, wifey, ah. Kung kamukha mo si baby, maganda rin siya o kaya ay gwapo. I know, pero mas gusto ko na ikaw ang kamukha nila. Para habang tumatanda tayo, palagi ko pa rin nakikita sa kanila kung gaano kabuti ang mister ko. Ang mister ko na bumago sa buhay ko. Hanggang ngayon ba naman ay hindi mo pa rin nakakalimutan yan, wifey? Mahal kita, yun ang pakatandaan mo. Habang buhay tayo magmamahalan. Salamat sa lahat ha. Mahal na mahal din kita, River. Napahinto sa pagsasalita si Eunice at nasa po ang tiyan. Nag-alala naman si River. Wifey, are you okay? Humihilab ang tiyan ko, babe. Ang sakit na hindi ko maipaliwanag. Manganganak na yata ako, River. Biglang nataranta si River at tinawag ang kasambahay at driver. Hanggang sa lalo pang dumaing si Eunice, kaya dinala na nila sa ospital. Saktang pagdating sa ospital ay sumabog ang panubigan ni Eunice. Pagkatapos ng ilang oras na pagtitiis ni Eunice, ay isinilang niya ang panganay nila ni River na isang napakagandang babae. Kamukhang kamukha ito ni River, kaya naman walang pagsidla ng kaligayahan nilang mag-asawa. Lahat ng kahilingan ni Eunice ay natupad na. Napakabait sa kanya ng Diyos dahil pagkatapos ng mahabang pagtitiis niya dahil sa pangit niyang mukha, ngayon ay nasa kanya na ang lahat. Magandang mukha, mabait, mapagmahal na asawa at gwapo, marangyang buhay at malusog at napakagandang anak. Wala na siyang mahihiling pa. Maaaring dumaan si Eunice sa punto ng buhay niya noon na halos tumubog na sa lupa dahil sa sobrang baba ng tingin ng lahat sa kanya. Ngunit dahil hindi niya kailanman ginawa ang gumanti o pumatol sa mga ito, hindi siya nawala ng pag-asa at paniniwala na balang araw, magbabago rin ang kapalaran niya. Kaya naawa rin sa kanya ang Diyos at itinaas siya mula sa kinalulugmukan. Tinapos ang kanyang paghihirap at binigyan ng umaapaw na biyaya sa tulong ng kanyang mahal na asawa. She learned to forgive judgmental people and don't care what anybody thinks dahil kilala niya sarili niya. Hindi na mahalaga sa kanya ang opinyon ng iba. Ang mahalaga kay Eunice ay mga taong nagmamahal sa kanya. Naniniwala at higit sa lahat ay tanggap siya kahit ano pang itsura niya. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.